Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng 31 na linggo sa karaniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manikisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang isang matagumpay na pagtitipong sinodal sa ating simbahan. Mga kapatid, sinusulat ni San Pablo sa Taga-Roma na dahil sa hindi pagtanggap at pagtaksil ng hinirang na bayan ng Israel ay naihatid ang mabuting balita sa mga hintel at dahil sa awa at habag ng Diyos, lahat ay nagkaroon na ng kaligtasan, sampo na ang hinirang niya na bayan. Sa ating ebanghelyo ngayon ay atin pong pagnilay-nilayan na sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas na dapat kung tayo ay magkaroon ng handa at salo-salo, hindi yung mga kaibigan, mga kasama sa buhay at pangamayaman, bagkos yung mga hindi kinakilala at nasalaylayan ng lipunan, ang mga mahirap, ang mga may kapansanan at iba pang hindi bahagi at hindi tinatanggap sa sambayanan upang ang Diyos ay makilala na Diyos ng kabutihang loob. Paminsan, ang kabutihang loob ng Diyos ay hindi natin binibigyan ng pansin. Hindi natin binibigyan ng isang bahagi sa ating pagkilala na siya ay para sa lahat. Panginoon ng ating lahat ng ginagawa sa buhay. Kaya kuminsan sa dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo ay nagkasala. Kaya dumulupo tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong pinalulugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit kayo'y kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag.
Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilait ko't pasasalamatan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang lungsod ng Siyon kanyang ililigtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain do'y aariing tunay. Magmamana nito'y ang lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang do'y titira. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Tumayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Kapag ang aking salita ay sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo na ika-31 na linggo sa kanawang panahon, sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayong Lunes, atin pong pagnilay-nilayan ang di malirip na kabutihang loob at habag ng Diyos. Una sa lahat, dapat nating tingnan na ang Diyos ay siyang pinagmula ng lahat ng kabutihan, buhay, lahat ng kaloob, lahat ng karangyaang makalangit. Kaya nilikha niya ang tao upang maging kasalo o kabahagi ng kanyang buhay.
bilang kasalo dahil sa pagsalo-salo sa panahon ng pagkain, ito yung pinakamalalim, pinakamalapit na sama-sama ng mga kaibigan. Gusto ng Diyos na maging malapit din sa buhay natin. Gusto ng Diyos na kasalo siya sa buhay ng ating pamilya o ng ating mga kaibigan. Kaya ang pagsalo-salo ay isang pagtitipon na dapat naroon ng Diyos. Upang naroon ang Diyos, ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, Versyo 12 hanggang 14, na kung saan sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay kinumbida ng isang pinuno ng mga Pariseo, ay kanya pong ipinangaral sa nag-imbita sa kanya na ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob at puspos ng habag. Hindi nagkumbida ng mga taong kamag-anak niya, kaibigan, o dili kay kabahagi sa trabaho, o yung mga mayayaman, bagkos ang Diyos ay gusto niya na ang lahat ay kasalo, ang lahat ay kalahok sa buhay. Walang pinipili, walang itinatabi, walang naiiwan. Kasi kung minsan ang ating pagbigay ng pagkain o salo-salo gaya nung panahon ng eleksyon ay upang makakuha ng boto. O dili kaya kumbinahin natin ang ating kaibigan sa isang kainan. Mag-eat out kayo sa isang lugar dahil may gusto kayong ipahiwatig. Pero kaiba ang Panginoon. Para sa Kanya, siya ay Diyos na hindi sa mga pinipili at hindi sa mga iilan. Siya ay Diyos para sa lahat. Kaya nga sinasabi na ang Diyos ay puspos ng habag at siya ay nagbigay ng kabutihan, gumawa ng kabutihan maski sa mga hindi marunong magpasalamat sa Kanya, maski yung mga nabumuhay sa kasalanan. Mabasa po natin yan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, Versyo 38. Kaya kapag ka sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 14, Versikulo 13, sinasabi ng ating Panginoon sa nag-imbita sa Kanya, kaya kung ikaw ay maghanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang aanyayahan mo. Kung atin pong mabasa sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Leviticus, Kapitulo 21, Versikulo 17 hanggang 23, itong mga sinasabi ng Panginoon na mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag, ito yung hindi pinapayagan na pumapasok sa templo o pumupunta sa sinaguga upang maglingkod. Ang sinaguga po ay isang chapel. Ang templo ay isang malaking simbahan. Kaya kung sinasabi ng ating Panginoon na kung mayroong salo-salo, kumidahin ang mga ito, nang ibig sabihin dito na yung mga isinantabi o hindi kaya katanggap-tanggap sa lipunan ay dapat bahagi din ng kaligtasang bigay ng Diyos. Kaya upang maging bahagi ang lahat, ipinangaral ni San Pablo sa kanyang sulat sa Taga-Roma, Kapitulo 11, Verso 29 hanggang 36 sa ating unang pagbasa ngayon, na hinayaan ng Diyos na maalipin sa kasalanan ang mga hinirang niya, ibig sabihin mga hinirang niya, mga piling-pili na mga Israelita, upang sa kanilang pagiging suwael at hindi pagsunod sa Diyos
ang biyaya ng kaligtasan ay mapunta din sa iba, sa mga hintel. Sapagkat hindi po ang Diyos sa mga iilan lang katao. Kaya iyon ang tinatawag na ang pag-iisip ng Panginoon ay hindi natin malirip. Walang sinuman ang makakaalam ng kanyang karunungan sapagkat napakalalim. At kung tingnan rin natin, ang ating mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin na dapat ang lahat ng ating binabalak na gawin o plano na gagawin ay mayroong puso at mayroong kaluluwa. At kapag ka mayroon tayong ginagawa, gaya ng magkaroon tayo ng salusalo o mayroon tayong pagdiriwang, dapat mayroon ring puso at mayroong kaluluwa. Ano po yung puso? Puso na kung saan mayroon tayong tunay na pagdama ng mga kinakailangan din ng ating kapwa. Kung may puso tayo, kasali ang lahat, kasama ang lahat. Wala pong pinipili. Kapag ka may kaluluwa, ang lahat ng ating ginagawa ay hindi para lang na makakain tayo at kasama yung ibang mga gusto natin na kasalo. Dapat yung mga walang-wala, mga mahirap, mga nasa ilalayan ng lipunan, mga dukha, mga binubusabos ng pamalaan na walang pakialam sa kanila. Upang may makikita natin na ating ginagawa ay para sa kaligtasan natin. Sapagkat kung tayo ay gumagawa upang mayroong maibalik din sa buhay natin, yan ay pangsarili. Yan ay mayroong tinatawag na vested interest. Ginagawa natin upang suklian tayo. Hindi po yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na kung anong ating ginagawa ay para sa pagpupuri at pagpupugay sa Kanya. At yung mga gagawin nating kabutihan ay hindi para sa ating interest na pangsarili, bagkos para sa kagalakang pangkalahatan na kung saan sinasabi ng ating Panginoon na sa buhay na ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, sa buhay ng naayon sa linya ng pagkabuhay muli, ay hindi po sa mga pinipili nating mga tao, bagkos ang tunay na institusyon ay ang kaluwagan, ang kabukasang loob, ang kabutihang loob na naipahayag sa lahat, lalo't higit na sa mga hindi nakakatanggap ng mga biyaya sa ating lipunan. Sapagkat sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, kuminsan ito ay tinatawag natin, mayroon tayong interested na invitation. Ibig sabihin, ang ating pag-imita na tayo ay makilahok. At makilahok ang iba na gusto natin sapagkat mayroon tayong makukuha. Samantala ang gusto ng Diyos na ang ating gawin ay walang kapalit. Walang kapalit sapagkat ang magbigay ng gantimpala, ang gagantihin po natin ay magmula sa Diyos na Ama na may kabutihang loob. Huwag po tayong titingin sa mga pansarili na interes sapagkat kung pansarili lang na interes na dumito tayo, nakisalo sa Kanyang Eucharistia, na ang ibig sabihin, nakalimutan natin ang iba. Kaya sa panahon ng banal na misa, ito yung pagtitipon ng tinatawag na Ecclesia, na pinagtipon na nananalig na nampalataya sa Diyos ay para sa lahat. Sa ating mga panalangin, huwag nating ipanalangin ang ating pangsarili ng mga pangailangan. Sa panahon ng panalangin natin, manalangin tayo
sa mga taong hindi na nakakilala ng Diyos. Sa mga taong kuminsan ay hindi rin kaugnay sa ating buhay sapagkat sila ay ayaw sa atin o tinatawag na kalaban natin o mga taong kuminsan ay inuusig tayo, inalimura tayo o kung anumang mga sinasabi tungkol sa atin. Sila ang ating isama sa pagdasal upang hindi sa personal na interes ang ating mga panalangin, ang ating mga dasal, bagkus ito ay para sa Diyos. Kung ito'y ating ginagawa, ang lahat ng ating ginagawa, may puso at may kaluluwa. Hindi ba dito sa Quiapo, mayroon tayong I Thursday tuwing Huwebes na pinapakain din ang mga taong nahihirapan at mahirap sa buhay? Kaya rin yan sa bawat pamilya na may puso at may kaluluwa na gagawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti para sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti ay isang paraan na sila'y magbago rin at makakilala ng Diyos. Ikaw ay maging instrumento pa na sila ay maging bahagi ng mabuting lipunan na nasentro sa Diyos. Huwag nating tingnan ang mga personal na buhay, pangangailangan at gusto natin. Tingnan natin ang kabutihang loob ng Diyos ay para sa lahat. At dahil para sa lahat, ang ating banal na misa, ang ating mga panalangin, ang ating mga gawain, may puso at may kaluluwa sapagkat ginawa natin kung anong gusto ng Diyos, hindi ang ano para sa atin sapagkat ang Diyos ay nagmahal sa ating lahat. Amen? Purahin natin ang Diyos. Tumayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag at na malalim at tunay na pag-ibig ang ganang loob at pagiging bukas ng ating mga puso para sa kapwa. Ating pong tutugon, Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabaya ang mga tao at mabigyan din sila ng spiritual na pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan, naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makinig sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yung mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling hinihingi sa Kanya. Panginoong Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming may bahagi ito sa iba, lalo na sa manangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hingin namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikas ng libutan sa inyong loob na itong maalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa.
ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang numika sa sanlibutan. Tingin ang loob na ito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal sa pagkikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanitunay na marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng anghel si siawit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismita ng Espiritu, yung banal na makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Tagal minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang silimuling mabuhay, gaya ng lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin magaling na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Baggayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office at ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes at hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayo mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa finance office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalsal maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at sa'yo galing ang aming hiram na buhay. Kung ka ba ang loob po kaming nanalangin at kami ng mga kaawang kaludan po ang mga kaluluwa na makumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang makaramihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukarisiya Banal na Misa kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Naman ni Jesus Nazareno kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa mga tumutulong sa Quiapo Church o pamakatulong ng Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Ang Diyos ay Diyos para sa lahat at ang Kanyang kabutihang loob ay para sa lahat. Naway, tayo rin ay handang tumanggap sa lahat upang maging kamanlalakbay natin tungo sa isang panibagong simbahang sinodal na tayo ay hinirang lahat ng Diyos upang magkaroon ng kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamtan na manila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman.
Sa pangitan ng bendisyon ito, namimaraan ang pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapipaan, pag-aba at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.